This is Elle and welcome to another video. Ang topic natin ngayon is how to decorate a rental. Kasi ang dami ko nare-receive ng mga questions na kung paano nyo papagandahin yung space nyo, paano nyo siya ipapersonalize kung for rent lang yung apartment or yung unit nyo. Kasi syempre, ang daming limitations. Bawal ganyan, bawal ganon, di ba? Pero hindi naman pwedeng kaporket for rent, eh hayaan nyo na lang na walang kabuhay-buhay yung tinitirhan nyo, di ba? So, ayun, ang dami ko actually tips. Ni-research ko pa siya, pinag-isipan ko siya kung ano yung mga pwedeng gawin. Kasi inisip ko, paano kung ako yung nagre-rent? Ano yung mga gagawin ko sa sarili kong bahay? Ganyan. Naisip ko din na gawin tong video na to dahil dun sa last na video na ginawa ko, yung kay Vanina, yung condo makeover, dahil rented niya apartment na yun. Pero as you can see, di ba, ang layo ng itsura niya, kaya-kaya mo talaga pagandahin. Kung di nyo pa napanood, link ko sa baba yung makeover na yun. Before I start, please do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, DIYs, mga ganon. And you may also follow me on Instagram. So, start na tayo sa ating tips dahil marami-rami akong sinulat. Number one is, actually, pwede kayong magpaalam kay landlord nyo kung pwede nyong i-paint yung space nyo. Hindi naman kailangan yung buong room, kahit na isang accent wall lang, maliit lang na area doon, baka pwedeng i-paint. Kasi yung ibang landlord is pumapayag naman sila as long as pagka move out mo sa unit, ibabalik nyo siya doon sa original color, which is mostly naman puti lang yan or very neutral lang. Yan lang naman yung gusto nila na kapag umalis kayo doon, isoling nyo sa kanila yung mukhang walang nangyari, ganun. Pero I'm sure yung iba hindi talaga pumapayag dahil wala, unit nila yun eh. So, kung ako, siguro, ewan ko, bago nyo i-start yung rental nyo, make sure nyo lang na it's either papayag sila or pangalawa, okay sa nyo yung existing na color ng unit. Kasi mamaya naman, tipong lime green yan, yung tipong masakit sa ulo na color, tapos bawal ipa-repaint, di ba? Kailangan nyo talagang pagtiisan yon. Pero yon, kung kayo naman, landlord kayo, meron kayong mga pinaparent na apartment or unit, kung ayaw nyo papinturahan, please, gawin nyo lang siyang neutral color, gawin nyo lang white, very light na gray, yung mga ganun lang, yung very universal, para yung mga tenant nyo hindi naman problema, di ba? Number two, ang pwede nyo namang ibahin doon is mga lighting, yung ilaw nyo. Pwede kayong bumili ng light fixture, mga ganyan, na pwede nyo ipakabit doon, magpaalam lang kayo. Na kapag mag-move out kayo, pwede nyo tanggalin yung fixture na yun, balik nyo yung original nila, ganun. Kasi ang ganda lang ng effect, di ba, kapag meron kayong mga drop light or konting chandelier, kasi parang na-personalize agad yung space nyo, kahit na for rent lang siya. So, kung hindi naman pwede yun, ayaw nila talaga, okay lang. Bili kayo ng mga floor lamp, ng mga table lamp, lagay kayo sa foyer, sa corner ng living area nyo, yung mga ganyan. Tapos lagyan nyo lang ng mga iba-ibang mga accent light kasi yung mga ilaw na yan, yan, yung mga ganyan. Sobrang laki ng effect nila sa ambience ng bahay nyo. So kahit na for rent yan, kapag meron kayong magandang pa-corner light dyan, meron kayong magandang mga ambient lighting na ganyan, meron na siyang ibang ibibigay na feel dun sa space nyo. Number 3 is of course yung mga furniture nyo. Hindi naman porket for rent, ay nako, ayoko na, wala na akong pakialam sa mga furniture na lalagay ko. Hindi. Kapag ka nagre-rent kayo ng space, pwede naman kayong bumili ng mga basic na furniture. Ang isipin nyo lang is yung very universal sila. Kung nag-move out kayo, pwede nyo silang dalhin lahat para at least hindi kayo manghinayang na nako, for rent lang naman, sayang yung ginastos ko. So kunwari, yun nga dun sa unit na ginawa ko, ang binili naming sofa is gray, petite, neutral na pwede nyo dalhin kahit sa ibang mga small space, ganyan. So, bili lang kayo ng mga furniture na pwede nyo magamit kahit na mag-move out kayo. Tapos, may enjoy nyo siya right now. The next naman natin is, of course, yung mga soft furnishing ng bahay nyo. Ano ba yung soft furnishing? Mga curtain, mga pillow, mga rug, ganyan. Kasi, yun yung pwede mo talagang palitan, di ba? Kunwari, merong curtain na nilagay dyan na whatever, hindi nyo type, di palitan nyo ng iba. Palitan nyo ng gusto nyong color, gusto nyong pattern. Kung blinds naman yon, tanong nyo kung pwede naman kayo mag-install ng curtain, ganyan, kasi very mapapersonalize yung space nyo. Kung hindi naman, pwede kayo maglagay ng rug, kailangan lang syempre, of course, vacuum, maintenance. Pero kung hindi naman tipong kasi dito sa bahay namin, grabe, open lang itong mga window na yun, so malikabok. Pero kung hindi naman, masipag kayo mag-vacuum, ganyan, sobrang laki nung coziness na mabibigay ng rug talaga. And then, mga throw pillows, ganyan, di ba? Naglagay kayo ng mga iba-ibang color, pattern dun sa sofa nyo. Pwede kayo mag-invest sa bedding nyo, sa bedroom, ganyan. Bili kayo ng magandang set kasi kahit na simple lang yung kwarto nyo, plain lang siya, yung bedding nyo, maganda, di ba, bongga na. Tapos yung bedding na yan, madadala nyo naman yan kahit na lumipat na kayo ng bahay, di ba? So, by doing yung mga small things na yan, yung mga soft furnishing na yan, mapapersonalize nyo na yung itsura ng rental unit nyo. Number 5 naman is yung ating wall kasi yun yung pinakamalaking part ng mga bahay natin, di ba? Paano nyo papagandahin yung space kung bawal kayong mag-drill, bawal kayong mag kung ano-ano, bawal yung galawin yung
pader nyo. Ito yung topic na sobrang dami nagtatanong talaga sa akin dahil feeling ko yun lahat yung mga experience nila na paano sila magkakabit ng something sa pader nila kung bawal naman magbutas, diba? Ang unang pwede yung gawin is command hook. Ito yung binibili na parang double-sided tape siya. 3M yung tatak. Though meron din mga ibang brand na ganun. Tapos meron lang siyang weight limit. So, didikit nyo siya sa wall nyo, tapos pwede nyo siyang sabitan. And kapag tatanggalin nyo na, madali lang siya tanggalin without damaging your wall. Yun lang, kailangan make sure nyo lang malinis yung pagkakabitan nyo, tapos make sure nyo lang na mag-stick talaga kayo sa weight limit. Next naman is using washi tape or kahit masking tape lang or something. Alam nyo ba yung look na very artsy? Yung parang meron kayong inspiration wall, inspiration board na nagdidikit kayo ng mga photos, ng mga pinunit nyo sa magazine, mga artwork or mga print nyo, mga coats, ganyan, ang daming ganun. Natinape lang naman yun sa wall and ang ganda ng itsura nga, as in very personalized talaga yung space. Daming pwedeng gamitin na tape na hindi nakaka-damage ng wall. So, testing nyo lang. Tapos yun, go overboard and enjoy dahil pwedeng siya tanggalin, pwede kayo mag-experiment. So, isa yun sa pinakamabilis na paraan para ma-personalize and maglagay ng artwork sa mga wall nyo talaga. Mga malalaking poster, di ba, pwede nyo lang itape. Di ka, ay, ganda nun. Ang naisip ko na pwedeng gawin is bumili kayo ng rod na mahaba. Pwede nyo siyang spray paint na kakulay ng wall nyo or something. Tapos, ilagay nyo siya sa wall. I-screw nyo lang yung dalawang dulo nyo at saka gitna. So, meron lang kayo tatlong butas. Kung pwede nyo lang gawin yun or madali lang kung mariretouch nyo naman yung butas nyo. So, tatlo lang yun. Tapos, maglagay kayo ng S-hook. Lagay kayo ng nylon. Pwede kayo magsabit ng iba-ibang frames na iba-ibang length, iba-ibang position. Pwede nyo siyang pag-rearrange lahat. And yun lang, tatlong butas lang yung nalagay nyo dun sa wall nyo. Yun lang pinagsabitan ng rod nyo. Another way naman na pwede kayo mag-display ng mga art, ng mga ganyan, is isandal nyo sa pader. Kung di nyo nalagang butas, ayaw nyo mag-effort, ganyan, bili kayo ng malalaking art or gumawa kayo ng malalaki tapos ilin nyo lang sa pader, ganyan. Yung iba, nasa sahig lang, may drama lang na ganun. Or, hindi naman kailangan nasa sahig, nasa foyer table nyo, nasa desk nyo, or meron kayo mga shelves, sandalan nyo ng mga art. By doing that, pwede kayo mag-display ng mga favorite images nyo lang, ganyan, kahit na hindi kayo nagbubutas ng wall nyo, diba? Hindi lang naman kailangan art yung pwede natin ilagay sa wall natin para mapunuan natin yung space or para mas maging homey siya. Isang option din is pwede kayong bumili ng mga screen dividers, yung mga ganyan, na pwede nyo lang ilagay ganun sa wall mo or pwede nyo pang divide dun sa unit nyo, ganun. Tapos yung mismong divider na yun, pwede kayo dun mag-clip ng mga pictures, ng mga art, alam mo yun. Wala lang, feeling ko ang cute lang ng mga ganong effect. Isa pang option is pwede kayong magsandal ng malaking mirror dun sa wall nyo. Dahil unang-una, pag malaking mirror, mapapalaki nga talaga yung feel ng space nyo. Tsaka pangalawa, wala, ang ganda lang nga, nakakasosyal, diba? Ito, hindi ko pa ito natatry, pero feeling ko ang ganda. Actually, naisip ko na rin to, if ever nagre-rent ako, pwede ko itong gawin. Is, sa isang piece of board, kunwari plywood, ganyan, yung hindi naman super heavy, yung sakto lang. Parang yung mirror lang, actually, mabibigat nga yung mirror eh. Pwede nga i-paint yun or something, lagyan nyo ng pattern or kahit ano, tapos isandal nyo sa wall nyo. Pwede kayo dun maglagay ng hook, pwede kayo dun maglagay ng art, pwede kayong, lahat, pwede yung gawin. Basta make sure kapag magsasandal kayo ng mabibigat, ng mga mirror, ng mga, yung sinasabi ko is, yung wala naman bata dun sa space nyo. Kasi syempre, pag nagtatakbo, hindi natin ma-mount, hindi nyo ma-secure yung mga piece na yon. So syempre, mas importante pa rin ang safety, of course. And isa pang option sa pag-decorate ng mga wall natin, hindi naman kailangan puro frame lang, ganyan. Ngayon, sobrang usong-uso na, sobrang dami na nating mabibiling mga wall decals. Yun yung parang mga sticker na pwede nating itikit sa wall. Sobrang daming design na ganun. Yung sa last makeover video, ginamit ko yung mga gold lang na polka dots. Pero hindi lang yun yung option, as in madami pang ibang design. So wala tayong excuse para hindi pwedeng lagyan ng mga personality o buhay yung ating mga space kahit na for rent ha. And actually ngayon, meron ako nakita na removable na wallpaper. Pero medyo namahalan ako, so hindi ko pa siya marirecommend. Dahil sa States or hindi ko alam sa ibang bansa, ang dami nilang option na removable na wallpaper na ang gaganda. Like, sobrang ganda ng design. Tapos, pwede nilang i-DIY yung paglagay ng wallpaper. Tapos yun, kung ayaw na nila or lilipat na sila, pwede nilang tanggalin lang ng parang sticker lang ganyan. Sobrang bilis lang. So parang ako, sana meron na dito. Habang wala pa tayong masyadong option na ganun dito sa atin, meron akong isang DIY na natry na dun sa restaurant ng sister-in-law ko, gumawa ko ng using fabric. Dinikit ko siya sa wall. Gumamit ako ng parang starch tsaka water. Parang binoil mo ganyan, pinaghalo mo. Tapos yun yung ginamit mo as glue. Tapos dinikit ko yung fabric dun sa wall using the starch na glue na paste na yan. Tapos yun, gumana siya.
Maganda rin siya actually. So nag-move up na sila, natanggal siya without ruining the wall. So feeling ko pwede yun sa rental. Nag-research na rin ako, sinerch ko siya online kung may mga gumagawa ba ng ganun sa rental. Yun, sa ibang bansa may mga gumagawa ng ganun. So feeling ko kayang-kaya din natin gawin yun. Gusto ko siyang itry, gawin dun sa baba, dun sa first floor namin. Meron akong wall dun na gusto kong lagyan ng wallpaper. So, kung ginawa ko siya, definitely share ko sa inyo, i-DIY ko siya, ipapakita ko kung paano siya gawin. Pero kung gusto niyo na siyang gawin now, gusto niyo na i-try, pwede kayo mag-Google, i-research nyo. I'm sure maraming tutorials out there na pwede niyong i-check para magawa niyo na siya now. So yun, di ba? Isipin mo gaano kadami yung fabric design. Sobrang gaganda na yun, pwede niyong ikabit sa wall niyo. Meron ako na-receive na question na parang sabi niya, is it worth it na ayusin pa yung bahay mo kung nag-rent ka lang naman? So, ang question ko is, gano'n ba kayo katagal mag-stay doon? Kung ilang buwan lang, di sige, hayaan mo na. Pero kung 1 year, 2 years, 3 years, or more, di ba ang tagal ng part ng buhay mo na yon para at least hindi man lang na magustuhan yung tinitirhan mo during that span of time. So, kunwari, pinayagan naman kayo ni landlord na maglagay ng accent wall, magpaint, ganyan. Magkano lang magagastusin yun dyan? 2,000 or less? Dahil magkano lang naman yung pintura kung i-DIY mo lang. Yung 2,000 ba na yun? Worth it ba yun for 2 years na titira kayo doon ma-enjoy mo, di ba? So kung ang sagot mo doon is yes, and then go for it. Para sa akin, yes, worth it siya. Dahil kahit na nangangarap tayo for the future, importante pa rin na na-enjoy natin yung now, na-enjoy natin yung process, hindi yung nagtitiis lang tayo. Habang nag-work tayo towards our dream home, dapat na-enjoy naman natin yung current situation natin, diba? So, yun lang. Hopefully, ma-apply nyo yung mga ibang na-share kong mga tips sa inyo ngayon. Kung nagustuhan nyo yung mga shinare ko ngayon, please like this video and subscribe to my channel and press nyo na rin yung bell button para ma-notify kayo if I have a new video. Tapos yun, follow me on Instagram. That's it for now. Bye! Ta-da! At ito, ang pinakawalang reaction sa buong mundo. Thank you. Ano yung sabihin ito? Kasi walang silver button sa Tik2Go.